Welcome back na naman sa ating video. Naranasan mo na bang nanakawan ng pono? Or nagre-rent man kayo ng bahay tapos nagtaka kayo ba't nawala yung pono niyo at hindi niyo alam kung sinong kumuha? Well, ang video na ito ay para sa iyo para maiwasan mo yun, yung nakaw ng pono or thief ng cellphone mo. Or for example, nagre-rent man kayo ng bahay at madaming tao ang nagre-rent dyan. So, ibig sabihin, iba't ibang tao ang pumapasok ng bahay na yan. May mga relatives na papasok dyan pero hindi mo alam. Tapos, pag nakita yung cellphone mo at nagustuhan, pagtripan at kukunin, hindi mo alam kasi wala kang alarm. Sa video na ito ngayon ay ituturo ko sa inyo at bibigyan natin ng alert alarm ng ating phone para maiwasan yung tip ng ating cellphone na kahit yung sino mang tao ang kumuha o humawak ng phone mo ay kusa pong mag-a-alarm kapag naset mo ito. Okay? Tapusin natin itong video at hope na masundan ninyo. Pero bago natin simulan, intro muna. Okay, welcome back sa ating channel. Sa channel ko ay nagtuturo po ako ng tips, tricks at tutorial. Natin ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung application na pwede nyo i-download. Hindi na natin patatagalin ang video na ito. Dito na tayo sa Google Play Store natin. Din search natin itong Don't Touch My Phone. Created po ito ni tapas.games. Kaya basahin nyo yung mga ratings and review bago kayo mag-download ng application. Tingnan nyo madaming mga positive comment dito. Mostly nag-rate po sila na malapit na po ito magiging 5. So ibig sabihin itong application na ito, proven, untested, and legit mo ito. Kaya sa akin, na-install ko na po ito sa akin, i-make sure na install nyo sa cellphone ninyo para magamit nyo. Ituturo ko sa inyo step by step itong Don't Touch My Phone alarm para masundan nyo, panoorin nyo ito. Pagkatapos na na ma-install ng cellphone ninyo, make sure click natin itong open. Pagkatapos, ito na yung dashboard niya. Antayin lang po natin yan mga ilang seconds at maglo-loading po yan. Pag malabas ng mga ads dyan sa cellphone nyo, i-skip nyo lang. Okay? Dito po tayo sa menu, meron ditong removable ads. Kailangan na mag-upload ka pero free lang po yung gagamitin natin. Then, meron ditong custom alert, pin code, charger alarm, settings. Itong custom alert, pwede nyo itong baguhin. Kung may mga ringtones man kayo dun sa cellphone ninyo, pwede nyo isit dito. Pero sa tutorial natin ngayon, i-click lang natin itong default alarm. Okay? Then, custom natin, balik natin yan. Yung dito sa pin, make sure mag-enter kayo ng pin dito para kung may nagnakaw man ang cellphone ninyo at tutunog na yan, hindi talaga hihinto yung alarm na yan kapag hindi yun ma-exact yung enter niya ng pin na ini-enter mo. So, ibig sabihin, pwede mo rin ito i-fingerprint itong pin. Ito alarm, pwede mo rin i-on itong fingerprint. Ito yung kagandahan dito. Pwede ka rin mag-set up ng bagong code or pin code. Pwede mo siya i-on. For sa akin, ginagamit ko fingerprint. Ayan. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. For example, ang gandahan itong application nito, kahit wala po kayong load or data, ay gumagana po ito. Kaya secured po yung internet ninyo dito. Kahit wala man kayong internet connection, ay gumagana po ito sa labas. Kahit offline po, gumagana po ito. Ang gawin mo lang, click mo lang yung start, then kusa na po yan. Magpa-pump up na po yan ganyan. Then, pwede nyo na ilagay yung cellphone ninyo sa bag or sa bulsa ninyo. Pwede nyo ilagay doon. Okay? Pagkatapos nyan, nakasit na yan. For example, nilapag ko na itong cellphone. Hindi ko kasi makita, hindi nyo makita. Pero nalapag ko. Ngayon, kukunin ko yung cellphone ko. Hahawakan ko yan ngayon. Example, nilapag ko na. Then, hahawakan ko. Ayan. Ang
kagandahan nun, tutulog talaga yun, gano'n. So, gano'n ang kadali gamitin yung application na ito. At 100% magagamit niyo talaga kahit saan itong phone ito, kasi pwede po ito sa offline. Yun lang po yung tutorial natin for today. Hope na magagamit niyo yun. And see you in the next video. Don't forget to like, subscribe ating channel. Salamat.